Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Folks, nowhere in the world do politicians make... Folks, nowhere in the world do politicians make a lot of money, but all over the world, they steal a lot of money. Thank you.
Magandang tanghali mga kababayan ko, alas 12, 6 na po. Kaya sumasayin nyo na po ang programang Ratsada Balita ni Double J. Ikalabing walo na po tayo ngayon ng Mayo, araw ng Miyerkules. Yan, magandang tanghali sa ating mga kababayan, sa aking mga kapolay, maupay nga unto. Wala, hindi pa kulo, unto pala. alas 12 pala mga kababayan ko. Kaya mga kababayan, ito po, ilang araw na ba ang nakalipas pagkatapos ng halalan? Pero bago tayo mapag-usapan dyan, ito muna mga balita dahil mayroon po mga nakalap na balita ang Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, sa title pa lang ay talagang balita-balita na. Ito na dapat ninyong malaman at mabatid sa mga oras na ito. Kaya ito po ang mga balita. Ayan. Bago tayo magpatuloy-tuloy, ito muna. Yan. Batiin po muna natin siyempre ang ating mga taga-subaybay. Nandiyon kay Sir Ted Davillana, magandang tanghali sa inyo. Ron Tamayo, G. Haner. Magandang tanghali sa inyo si Ma'am Belen Hidalgo Rojas. Thank you Ma'am Belen. Jollitude, the Governor, si classmate Maribel Jose, maraming salamat. At magandang tanghali si Eva Gwelan. Tama, sana ma-pronounce ko na maayos. Pasensya na po ha. Si Emma Ginar, magandang tanghali din. Kaya kasamang Tony de la Piña Arsenal. Kasamang Tony, magandang tanghali sa iyo. Si Conrad de Vera. Ganon din kay Angie Santos, kasama din natin sa media. Si Brother Raulito Nabong Valdivia, OFS. Magandang tanghali sa iyo, Brad. Si Amat Arcales. Ganon din kay Nicasio Vicencio, si classmate. Magandang tanghali, Nick. Kay Melinda Nicasio. Yan. Si Sandra Pineda D. Ganon din kay Ergen Otico. Ito kasama natin sa media rin to, si Otico. Si Rosalia Perante. Si Eli Marullo. Edita Cordoba Mendoza. Magandang tanghali din kay Marta Leia Villa at kay Sir Frederick Pederis. Yan. Ayan na po mga kaibigan ko. Ito na po ang mga balita. Mayroong local transmission ang Omicron sa variant ng BA.2.12.1 na na-detect sa bansa. Mayroon na. Sino nakaraan na? Kahapon yata. Wala pa. Pero ngayon, ipinalabas ng Department of Health na mayroon na po. Ito po mga kaibigan, ang kinumpirma ng Department of Health na ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri na itong Omicron ay variant ng SARS-CoV-2. Ibig sabihin ng SARS? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 o kung tawagin natin ngayon COVID-19. Ito po ay ang virus na sangi ng COVID-19. Yan, maliwanag po yun ha, kasi marami akala ano ba yung SARS-CoV-2 COVID-19, isa lang po yung mga kababayan ko.
Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Ito COVID-19 po yun. Pagkamat sabi ng Department of Health, na-report na po ito. Ayon pa kay Undersecretary Beleri, itong detection ng Omicron sa variant BA.2.12.1 noong nakaraan din pa. Narito po tayo ngayon upang sabihin o kumpirmahin na mayroon na nga pong local transmission itong sa variant ng Omicron dito sa ating bansa. Kaya kahit ganun pa man, ingat-ingat pa rin po tayo mga kababayan ko. Sumunod pa rin sa mga health protocols. Ayan ha. Ipinaliwanag pa rin ito na nangangahulugan. Nangangahulugan po na ang mga kaso na na-detect natin ay wala pang kaugnayan sa mga kaso na nagmula sa labas ng bansa. Ngunit, bagamat natapwat, ang dami nun, makikita ang linkage ng mga detected cases at wala rito community transmission. Ayan. Kasi nung mga auna, mula sa Finland daw ang mga babaeng may dala nito na umasok sa bansa. Dahil nga po sa kaluwagan, dahil alam, nagbuwag tayo, hindi na siya, ayaw ko, hindi yata dumaan sa, sa quarantine, kaya dire-direto, ayon, sa pool. Sa ngayon, mga kababayan ko, ito po ang ipinalabas na record ng Department of Health na sinasabi nila, 17, noong una, 14 eh. Tapos, noong sumunod na araw, wala daw. Ngayon naman, mayroon 17 na kaso ng BA.2 o .2.12.1 sa bansa. 16 dito, 17 di ba? Ang 16 dito ang local na kaso, local cases. 16 yun, so isa na lang ang natitira. Habang yung isa, yun na sinasabi kanina, mula na nakbalikbayang Pilipino, na ito ngayon ay kasalukuyang naninirahan sa Western Visayas. E paano yung manatalo-bilo nun? Diba? So, sinabay na rin, hindi naman doon ito katindi doon sa mga naunang mga virus kaya ng BA.2 o BA.2. Yan ha. Dito, sinasabi din nila ng Department of Health, tinatayang nasa 20% mga kababayan ko. 20% pa ang BA.2.12.1 infectious kaysa naman sa BA.2. Yeah, maliwanag mga kumbaya ko. Para malaman nyo, sige, baka magpanik na naman ha, mayroon tayo 17 mga kaso dito ng sa variant. Huwag po kayong panik. Wala akong dapat ikapanik o ikabahala dahil mismo ang Department of Health nagsabi na bagamat nandito, hindi ganun kalala ito. Ha? Kasi kaya nga, ito pa sa report. Ito yung report, mga kaibigan. Nila, as of May 16, ano pala ba siya? Ay, pamakalawa, Lunes. Ang bansa ay mayroong kabuuan kaso ng COVID-19 na 3,688,292. Yun po ang kaso natin ngayon as of May 16 ng as of noong Lunes ha, na 3.6 million. Dito sa nasabing bilang 2,688 ang aktibong kaso. Kasi talagang bumaba na. Wala na po tayong dapat ipagamba. Bagamat may mga nagsasabi na baka umabot pa ito at tumaas pa lalo pag next month, kasi una nga sabi, after election. Pero ito na, nakaka-isang linggo na tayo. Di ba? Andiyan pa rin, wala pa rin kaya sinasabi. Pero, huwag mo tayo magpaka-kampante. Dahil hindi po natin natitiyak at hindi natin nakikita itong kalaban natin, itong virus na ito. Kaya kung maaari, sumunod pa rin tayo sa mga health protocols na ipinatutupad ng pamahalaan. Hmm.
bukod sa COVID-19 virus na yan na hindi pa rin matigil-tigil, ang Commission on Election ay sinasabi nila na handa ang COMELEC na sagutin ang mga petisyon na iniyain sa Korte Suprema. Mamaya, mapag-usapan natin itong paghahain ng petisyon sa Korte Suprema. Ito ngayon ang sagot ng COMELEC. COMELEC na handa sila. Handa nga itong Commission on Election na sumunod sa order mula sa Supreme Court. Supreme Court na may kaugnayan sa petisyon na pigilan ang Congress. Kasi itong Congress kasi ang tumatayong National Board ang canvasser. Sila'y pinipetisyon na pigilan sa pagbibilang ng mga boto ni Bongbong Marcos na ang kanya nakuhang boto noong May 9 elections. Dahil kaduda-duda, nagdududa po sila mga kababayan ko, ha? Pinagdududahan, marami po. Ang hindi lang nagdududa din, mga kakampi ni BBM eh. Totoo yan. Ang mga, nakukuha ko sa kanilang mga pakikipag-usap sa kanila, hindi sila, dahil natalo kaya ganyan sila, hindi po. Pinaliwanag nila lalo itong mga opisyal ng Betileni. Doon eh, may mga kakilala kasi ako doon. Kinakausap ko, ano ba kayo? Pwento ganyan, anong tayo ninyo? Hindi kami nagreklamo dahil natalo. Nagreklamo kasi dahil maraming pagkakataon, maraming mga resibo na nagkaroon niya ng pandaraya paglabag sa Omnibus Election Code. From the very beginning, yun ang sinasabi nila, from the very beginning, may paglabag na sa Omnibus Election Code. Bakit ipinayagan pa rin mapagpatuloy sa kanyang kandidatura itong si Bongbong Marcos? Dito, ayon kay Acting COMELEC Spokesperson John Rex Laudjanco, sinabi niya, ang COMELEC ay palagi ang sumusunod sa anumang notice at desisyon ng kataas-taas hukuman ng bansa, itong Supreme Court. Ito rin ang naging reaksyon ni Laudjanco sa petisyon na iniyain ni Father Christian Boynape. At kasama pa dito niya, ang meron pa siya mga kasama dito na humihiling na ikonsidera ang desisyon ng komisyon na dinismiss ang disqualification case laban kay Marcos. May mga petisyon na agad, mga kababayan. At kung rin tutusin, sabi nga ng iba, dapat matagal ng iniyain sa Korte Suprema yan. Ang problema nasa Commission on Election. Ang tagal nila magpalabas ng kanilang desisyon, ang kanilang mga pahayag o ibang mga kanila, ito hinihintay, mga kababayan ko, ng mga nagpetisyoner ang maging desisyon ng COMELEC para may akyat niya sa Korte Suprema. Kaso, kailan lang ipinalabas. Kaya ngayon na, tapos na ang eleksyon sa kanila ngayon, inilabas at ngayon na rin nagmamadali na ihain sa Korte Suprema dahil na po, nagminamadali na rin ang proklamasyon na kaduda-dudang mga resulta. May mga eksperto tayo na nagsasabi kaduda-duda dahil ang kanilang ginamatematicians ang nagsasabi. Kaya lang, inuulitin ko po, kahit gaano katama ang inyong computation, hindi po yan official. Dahil hindi po kayo ang binigyan ng karapatan na gumawa niyan. Diba? Pag sinabi ng COMELEC, itong panalo, wala tayong magagawa. Opisyal ng COMELEC. Kahit sabihin pa ng PPCRB, lamang sila ni. O sabihin pa kung ano pa man dyan ng mga grupo, lamang sila ni. Hindi po nangyayari yan. Ang COMELEC lang po. Ngayon, nagain ng petisyon sa Korte Suprema. Pag sinabi ng Korte Suprema, ito ang desisyon, wala tayong magagawa. Kung sinabi, diretso ang panalo ni Bongbong, diretso panalo yan. Pag sinabi ng Korte Suprema,
Disqualified si Bongbong. Disqualified. Eh, wala tayong magagawa. Kahit sabihin pa ng COMELEC. Eh, COMELEC kasi yung sariling batas yan yata eh. Dahil sila nga ay constitutional body sila. Hiwalay sila sa sa judiciary, hiwalay sila sa executive. Pero ang executive ang nagmamando dyan sa COMELEC. Tandaan niyo po yan. Para naman kay COMELEC Commissioner George Garcia, sinabi niya, karapatan naman yan ng mga petitioner na maghanap ng katotohanan o sa paghahain. Kasi kung magsadaldal tayo rito, wala yan eh. Hindi mangyayari yan. Kailangan ihain mo sa korte para batas ang magsasabi. Hanapin ninyo at ihain ninyo sa kataas-taas hukuman ng bansa. Ito nga ang Supreme Court. Sakop ito ng kanilang mga karapatan ayon pa kay Garcia na hanapin nilang patutuanan. Kasi kung duda sila, di ba? Ang High Court ang magdedesisyon nito sa kanilang pinaniniwala ang nabalido ang kontrobersya. O ganun pa man, nag-inhibit si Garcia sa lahat ng mga kaso na isinampas sa COMELEC na may kaugnayan kay Bongbong Marcos. Bakit? Dating abogado siya ni Marcos. Saka nga sa iniyain ni Marcos na petition na recount labang kay BP Lini doon sa nakarang alalan ng Board Vice President. Noong Martes, ano ba yung Martes? Disoto, ay kahapon lang. Nagain ang mga petitioner sa High Court na humihiling nga na magpalabas ito ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa Congress na tumatayong National Board of Canvasser. Dito pinatitigil ito sa pagbibilang ng mga boto ni Marcos. Kasamang iniyain sa Supreme Court na baliktarin ang isang tabi ang desisyon ng COMELEC en banc na una nang ibinasura ang disqualification case na iniyain laban din kay Bongbong Marcos. Ayan, may mga petisyon na po. Pero may problema yata dyan, mga kumbayan ko. Ayan ha. Mamaya, papag-usapan natin kung ano pa ang malaking problema dyan. Ito pa po. Sa ibang balita. Batas na fixed validity period ng gun ownership, registration, at permit to carry. Approved na po kay Pangulong Duterte. O sabi na natin, pinirma niya na itong batas na ito. Kaya, palawagin na. Pag hindi mo pinalawag, ano ba yun? Fixed. Wala nang ito. Ito lang, hanggang dito lang. Fixed na ang gun ownership, mga kababayan ko. Nagtakda na nga ang pamahalan ng sinasabi nilang fixed validity period para sa license to own and possess firearm. Di ba yung mga ganun lisensya? Yung license, driver's license, ginawa na yata 5 years or 10 years. Eko, ang 5 years, ang aking nakuha. 10 years pa, hindi pa siya mag-renew sa October pa. Tingnan natin kung parang ayaw, 10 years, abutin ko pa kaya yan. Yan ang sinasabi ng mga 10 years na lisensya ng driving. Ito naman sa firearms naman ito, nagkaroon na po ng fixed ng license to own and possess firearms. Registration at permit to carry firearm outside of residence or place of business. Meron na yung fixed yan. Sa itap, Purbahan Republic at 11766 ni Pangulong Duterte, dito nakaraang Mayo Asais, Mayo Asais, Biyernes, yan. At ngayon lamang inilabas. 2 taon na ang pagiging niya valid ng permit mula sa dating kada isang taon. Renew ka lang ng renew, taon-taon. Ngayon hindi, 2 years po. 2 years na po bago mo ma-renew. 2 years, valid na valid yan. License niya na to own a firearm. Ito para makapagdala ng baril
sa labas ng bahay o lugar ng negosyo. At para naman sa lahat ng lisensya, para sa makapag na may alinbari o license to own a firearm, kahit anong pamang klase ito o classification, ay i-re-ring nyo ito kada 5 o 10 taon. Ito, anong klasesya yan? Ito nga kanina, option ng licensee. Ano ito niya? Mula sa dating kada 2 taon habang ang registration naman ng baril ay mariling nyo na kada 5 o 10 taon din mula sa 4 na taon. Ano ba yun? Kapag nabigong marinyo ang registration, ito ay, ito yung mga magiging sagabal na. Kapag nabigong mairinyo ng may-ari ang kanyang registration ng baril bago ang petsa ng expiration nito, maaaring maribok ang lisensya ng baril, kukumpiskay ng armas matapos na idaan sa due process. Dito, magiging wala ka ng lisensya eh. Diba? Ano nang dalil mo niyan? Paalat-kalat na lang. Pwede ka nang mulihin niya kung hindi mo o magdadala ka ng baril na sinasabi mo may lisensya ka dati pero expired. Naku, loose firearm na po yun, mga kababayan ko. Sa ilalim kasi ng batas, ang kabiguan na marinyo ang lisensya o registration ng baril sa loob ng panahon itinakda sa 2 pagkakataon, pwede naman 2 years pala, ay magiging dalito para sa perpetual disqualification ng holder. Ibig sabihin noon, ang pagmamay-ari ng baril ay hindi ka napapayagan habang buhay. Hindi ka na pwede magtago ng baril. Pag nagtago ka ng baril, ay patay ka dyan. Loose firearm ang kalalabasan dyan. Ito nga, hindi na rin sila makakapag-apply muli para sa ano pamang lisensya ng baril sa hinarap. Ang application for renewal ng license at mga registration ay isusumiti ng Firearms and Explosive Office ng PNP sa loob ng 6 na buwan bago ang petsa ng expiration ng mga ito. Ibig sabihin nun, handa na. May mga tao doon na nagtitingin, eto, mag-expire na ito, 6 months from now, bibigay na yan sa FAO, sa Firearm Explosive Office, at babantayan na yan na kailangan marinyo ito. Diba? Ganyan ang mangyayari sa inyo kung ikaw ay nagmamay-ari ka ng baril. Eto, politika tayo mga kababayan ko. Bagong super majority mabubuo sa pagiging next House Speaker ni Representative Romualdez. Naku, si Martin Romualdez, ito'y kamag-anak. Kamag-anak ni Bongbong Marcos. Kaya ngayon pa lang, may sapat na bilang na itong mga kalyadong kongresista ni late Representative Martin Romualdez para makuha ang pagiging speaker ng Kamara de Representantes. Ito, alam mo naman natin, mga kababayan ko, ang dami ngayon nagkumakapit sa saya ng mga politiko ng mga kamag-anak. Lalo na, kasi Sir Maldis, pinsan buhay ko ni Bongbong Marcos. Lahat ng mga nasa hindi sila didiretso kay, ano, kay Marcos, siyempre hindi. Ang kanilang kakapitan ngayon ang itatalagang House Speaker. Ang House Speaker yata dati noon, sinasabi nila para si Gloria Arroyo yata. Then, naproklama na rin si Gloria si GMA sa Pampanga. Nagbigay naman. Siyempre, presidente yan. Sino masusunod? Ako ang Pangulo. Ang itatalaga ko dyan, ang aking pinsan, si Romualdez. Diba? Ganyan lang. Ito mga kaibigan, ay sa kabila na sa buwan pa lang ng Hulyo, magsisimula ang 19th Congress. Oo na siguro si Romualdez yan. Paano kung nabaliktad ang kaso sa Korte Suprema? Ito pa, pag-uusapan natin yan mamaya para sa kaliwanagan.
kung aabot ba ang proklamasyon o bago ilabas ang proklamasyon o ilabas ang desisyon ng Korte Suprema ay naipuklama na. Iyan, pag-uusapan natin mamaya yan sa The Big Brother Philippines. Ito nakalipas na araw, mga kaibigan, puspusan na ang pakikipagkita ni Romualde sa iba't ibang mga partido political sa Kamara. Ayun, kumikilos na para buuin ang super majority. Sinasabing sa pagbubukas ng bagong kongreso sa July 25, ay magiging formality na umano ang gagawing botohan. Yeah. Wala na eh. Kumbaga sana eh. Dandil na yan. Dandil na. Kaya naman nga, ang aabangan na lamang ngayon ay ang itatalaga sa iba pang mga pwesto tulad na lamang ng sinong susunod ng majority floor leader, mga committee chairmanship, at tatayong House Minority Leader. Eh meron na, dalawa na nga yata eh, mga nga sa gabinete niya eh. Department of Education, DILG. Diba? Sa DepEd, si Sara. Sara Duterte Carpio. Sa DILG, si dating Mayor Benar Abalos. Yan, dalawa pa lang yan sa mga tawag doon sa mga secretary. Sa ngayon, ang Kongreso ay binubuo ng National People's Coalition o NPC na may 39 na miyembro, NUP may 34, PDP Laban na umabot sa 62. Marami ito ah. Ang Nationalist Party naman ay 39, ang Lakas CND 29 na miyembro, ang LP may siyam sa mga congressman at party list na nasa 60. Ang marami rin naman pala. Ilan kasing mga kongresista, mga kababayan ko, ang nagsabi na baka mabuo ang supermajority na kaalyado ng papasok ng Marcos administration. Kaya na, nagtitiyak na sila, papasok na. Papasok na, ganyan, namiguro na. Kasi nga, ilang mga kongresista ang nagsabi na baka mabunga ito majority, di ba? Kaya kanya-kanya na sila ngayon na tawag doon. Palaparan ng papel. Sa mga, paano kung hindi pala si Romualde sa italaga? Di po ba? E paano pala kung nabaliktad ang desisyon ng Korte, sa Korte Suprema? Walang nangyayari. Samantala, kahapon din, 17, nakipagtulong ang House Majority Leader sa ilang miyembro ng Nationalista Party na kinabibilangan, ha? Kinabibilangan nila Ilocos Norte Representative Elect o Elect Sandro Marcos na anak ni BBM. Nandun din si Senator Mark Villar at Deputy Speaker Camille Villar. At Senator na ba? Naproklama ba si Mark? Si Camille Villar na napoklo na rin ba? Ay, ewan mo, ba sila nakakalanga. Kaya kaong na ito, hinarap ni Romualdez ang ilan pang miyembro ng party list coalition at ilang member ng National Unity Party. Dito ngayon, ayan na. Nagkakanya-kanya, nagkakandarapan, nagkakagulo na sila kung kanino o sino ang kanilang lalapitan. Hindi kaya malunod dito si Romualdez sa kakakapit ng ilang kanyang mga kasamaan dyan sa Congress? Eto pa. Election pa rin. Canvassing ng Senado tuloy. Itutuloy ng Senado ang kanilang pagkamba sa mga boto kahit na may petisyon kontra laban sa mga leading candidate. Tuloy umano ang pagsasagawa ng Senado ng canvassing bilang National Board of Canvassers at wala po na mga kapitid sa kanila. Yan ha. Siyempre. Constitutional body yan. Hiwalay po yun. Ito sa kabila ng petisyon sa Supreme Court na umaharang
sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Ayon kay Senate President Tito Soto, hanggat walang order na pipigil dito, gagawin lang nila ang kanilang trabaho. Eh dapat naman. Kasi kung wala pang order, pag kayo pumigil, may ibig sabihin lang yan, may nagmamando sa inyo. Dahil ang hinihintay ng lahat yan ng mga canvassers ay ang utos mula sa Korte Suprema. Kung walang utos, walang resolusyon ang Korte Suprema, hindi nyo pwede itigil. Pag itinigil nyo, mayroong taong nagmamando sa inyo. May nag-uutos na tao sa inyo. Tanda nyo po yan, mga kababayan ko. Walang nag-uutos sa Senado, walang resolusyon galing sa Supreme Court, kaya tuloy ang kanilang pagkakanbas o pagbibilang ng mga boto. Kaya una nang nanawagan itong si Soto na sa mga opisyal ng COMELEC, sabi niya maging patas lang sa mga ginagawa. Bakit kaya? Lalo, dadaan pa ang mga ito sa makapangyarihang Commission on Appointment. Sino ang mga miyembro dyan? Mga senador po yan, mga kababayan ko. Eh, siyempre, kung nasa CA ka, tapos ang i-appoint yan, bibigyan ng go signal na maging ganito, kayado mo, alam mo ba naman sabihin mo, ay, ayoko, hindi ako dyan mabuboto dyan, hindi ko pwede yan. Ang itatalaga siguro dyan, mga kasamahan, di ba? Kasi sa kasalukuyan, mayroong 141 o 141 certificate and canvas para sa pagka-presidente at vice-presidente. O nandun siya sa 81.50% mula sa total na 173 COC. Kaya nga po, ang nakakapagtaka, ang dami pinagtataka ng mga taong bayan, ang bilis, mga kababayan, kung mag-release ng resulta. In a matter of 2 hours, mayroon na milyon na ang naging boto ni Bongbong. Hindi po ba nakakapagtaka dyan? Kayo ba yung tataka? Hindi. Siguro, mga kampi ni Bongbong, mga umaayong kay Bongbong, palakpakan yan, di ba? Palakpakan, hindi sila pwedeng magtawag doon na, hindi sila pwede kumunta dyan. Siyempre, di ba? Ang tingin lang naman talaga yan, mga kaibigan. Panapanahon lang yan. Pero ang pagdududa na andun pa rin sa isip ng taong bayan. Hindi lang po iilan yan, mga kababayan. Tandaan niyo po yun, ang pagdududa na andun pa rin. Ito ba? Meron pa isa pang balita. Sino ba nakakalam sa inyo? Siguro na nabasa niyo na na ang pamilya ni Bongbong Marcos ay wala sa Pilipinas ngayon. Nasa Australia. Ngayon, hindi ko pa natatawagan ang ating contact sa Australia. Ano na nangyayari dyan? Eh, hindi ko siya makontakt dahil birthday niya ngayon. Ako nga pala, happy birthday kay kasamang Jess Garcia. Siya nasa Australia sa ngayon. Siya ang aking kausap lagi. Ano ba nangyayari sa Australia? Ano ba ang mga sinasabi ng mga kapatid natin Pilipino sa Australia? Eh, iyan po. Yung isa nating kasama na nasa Kuwait naman ay sobrang busy. Hindi natin pa makontakt. Yung isa nasa the Netherlands. Doon siya nakabase. Kasama natin yan sa media. Matindi yan. Na yung kapatid ko naman nasa Amerika, sila ang nagsasabi sa akin, ang bilis naman ni Nida nakapag-ano ng resulta. Sa amin dito ay aabutin ka pa ng buwan. O, diba? Hindi lang po ang kapatid ko ang nagsasabi yan sa Amerika. Yung naging estudyante po namin, naging estudyante po ko sa, naging halos kababata ko ngayon eh. Kababata ko yan sa Kamuning. Na, yung nurse din na nasa Amerika, yun din ang nagsasabi, matagal dito, bago mo ma-release. Dito in just 2 hours, may resulta na, mayroon na milyon na ang lumabas. Ang bilis naman, sabi niya.
Doon pa lang mga taga-Amerika, mga taibang lugar, sa ibang bansa, ay nagdududa na sila. Diba? Pinagdududaan na. Kaya nga po, eh, kasama dyan sa iniyain sa Korte Suprema, ay ang pagbibilang. Yan. Ito ngayon. Punta na tayo sa balita natin. Ang Australian Prime Minister ay nakausap na umano ni Bongbong Marcos sa kanilang pagbabakasyon doon. Ayan, bakasyon, bakasyon grande. Ah, di ba? Pagdating dito sa Maynila, sa Pilipinas, lalo pang selebrasyon dahil isang isla, umano, ang inarkilan ni Bongbong Marcos para mag-celebrate ng kanilang panalo puno. Daw. Ha? Daw. Ngayon, yun ba? Isinama niyo ba yung mga 31 million na bumoto sa'yo o kayo-kayo lang? Diba? Eh, nakakalungkot dyan. 31 million na mga tao dapat may selebrasyon sa buong Pilipinas, hindi lang doon sa isang isla. Ha, diba? Ngayon, sabi niya, sabi ng mga kanilang spokesperson na silbang abogado yun, ano daw yun, nakausap na daw ni Bongbong Marcos, ang Prime Minister ng Australia. Sino ba yan? O, diba? Nasabi ba dito? May ipakita ba? Kahit man lang picture, ipalabas mo dito para maniwala ang tao bayan na nakausap na ni Bongbong ang Prime Minister ng Australia. Ano ibig sabihin nun? Si ang Prime Minister ba ang pumunta kay Bongbong para kausapin si Bongbong, o si Bongbong ang pumunta doon sa tanggapan ng Prime Minister para makausap niya? Sino po ba? Mayroon po ba kayong may palalabas o ibang mga balita na si Prime Minister so-and-so, nakipagkita kay Bongbong? O si Bongbong ang nakipagkita para masabi, ay, nakausap ko na ako ng Prime Minister. Kaya lang, hindi sinasabi na si Bongbong o si Bongbong ma ang pumunta roon para kausapin. Hindi yung Prime Minister ang pumunta kay Bongbong para kausapin si Bongbong. Ito po din ay pagmalaki to. Ay, kinausap na, nakausap mo ng Prime Minister. Tingnan natin. Paano nyo kinausap? Paano ang nangyari at kayo'y kinausap? Siyempre, pumunta ka roon, hindi ka naman siguro ay istabing ng Prime Minister. Kinumpir mga ni Atty. Vic Rodriguez na nasa Australia ngayon si Marcos kasama ang kanyang pamilya. Anya, nagkaroon din umanong pag-uusap sa pagitan ng ni Bongbong Marcos at Australian Prime Minister. Ayun, ang Prime Minister na si Scott Morrison. Ayun, gusto po. Tingnan natin. Malalaman natin yan. Kung pwede ko alam matawagan ngayon ng ating kakampi doon, hindi kakampi. Ano yun eh? Kasama natin sa media, nagbibigay din sa ating mga impormasyon kung ano na nangyayari. Kung si Prime Minister Morrison ang nakipagkita kay Bongbong o si Bongbong ang nakipagkita para masabi may pagmalaki, kinausap na siya. Sino ba ang bumati na kay Bongbong na taga ibang bansa, leader ng ibang bansa? US? Ewan ko. Ang sabi lang ng US, magiging pag-cooperate sila. Ngayon, sino pa? China, siyempre, mawawala ba naman sa Xi Jinping na yan? Ayon pa kay Rodriguez na nagpabatid ng congratulatory message ang pinuno ng Australia kay Marcos. Naku, tingnan natin, baka fake na naman ito. Pero sinabi naman tagapagsalita ni Marcos na private day visit ang pagtungo doon ni Marcos para sa magkaroon na ng sapat na pahinga matapos ang hanalan. Ganun ba yun? Ay, naku po! Magbigay kayo na kahit picture lang, ipalabas nyo para maniwala ang tao. O, ganun lang kung nag-usap nga kayo. Samantala, kinukonsidera naman umano ng tampo ni Marcos ang traditional venue na inaugurasyon ng buwan ng Hulyo. Sigurado ka ba? Sabi. Comelec. Pag sinabi ng Comelec, wala kayong magagawa.
kumilik yan. Unless magbigay ng taliwas na pahayag ang Korte Supremo. Wala tayong magagawa. Ayon pa kay Rodriguez na isang concern pa rin nila, ang pagpili ng venue ay ang pagsunod sa health protocols na itinakda ng pamahalaan. Dapat lang. E sa ngayon, sinabi pa dito na, intayin lang lamang. Intayin lang ang pagpoproklama sa presented president bago isapinal ang venue ng inaugurasyon. Iyon niya ang katanungan. Bago magpalabas ang Korte Suprema o magpalabas ba ng Korte Suprema kung naideklara na, ano na ang magiging senaryo din? Mga abogado, nakakalam din. Malaking ano ito, malaking tawag to, malaking usapin ito. Yan. Usapang election pa rin tayo. Election watchdog. May natanggap sila na mahigit 9,000 reklamo na may kaugdayon na kaugdayan sa halalan noong Mayo, itong patatapos na eleksyon. Sabi nga, umakyat na sa mahigit 9,000 na reklamo may kaugnayan sa patatapos ng halalan ang natanggap ng election watchdog na kontradaya. Iyan. Actually, nagpahayag si Professor Joma Sison. Ha? Nagpahayag siya at ang kanilang pinagbasihan, itong natanggap na reklamo ng kontradaya. Itong watchdog. Dito sa watchdog, mga kababayan ko, ayon kay Professor Danilo Araw, ang kundeyo ng grupo, pinakamarami sa mga sumbong ay ukol sa machine error at SD card na umabot sa 1,371. Diba? Yeah. Sige, counting machine, nasa 1,900 pala may bit, ang sira. Pakalap ko tayo, okay na yan. Kaya nagmalaki na ang Comelec. Pati yung F2 na pag-aari ni Dennis Poole. Okay na lahat. All system go. Kung nandun na, sira pa na. Ayun. Mayroon naman 137 na verified vote buying incident. Ayan ha. Iyan, vote buying, mayroon silang mga ebidensya yan. Di maaari walang ebidensya yan, hindi papalabas yan. Ngayon, ito ba'y hindi ito paglabag sa omnibus election code? Napakaliwanag mga kababayan ko. Pag ito, hindi pinansin ng Commission on Election, bahala kayo sa buhay nyo. Wala nang maniniwala sa inyo. Mayroon naman 387 na illegal campaigning. Paglabag pa rin sa omnibus election code. 94 na red tagging habang ang natitira ay mga insidente ng disinformation. Ewan ko sa disinformation kung wala. Kung kasama yan doon ha. Disinformation, harassment, ayan, kasama yan. Intimidation, kasama yan. Coercion, kasama yan. At iba pang forma ng pagdaraya. Iyon ba hindi ba pagdabag sa omnibus election ko? Comelec, kilos po. Talamak po ang halalan ngayon. Maniwala kayo hindi. Kung kayo hindi kayo naniniwala, sinasabi mo, tahimik, maayos ang eleksyon, tell it to the Marines. Kaya nga po, nagiging katawa-tawa tayo sa mata ng mga tao. Tinuntra nga nito ni Aro ang pahayag ni Comelec na generally peaceful ang pagdaraos ng eleksyon. O diba? Hindi, ito, kumbaga sa ano eh, grupo ito na talagang gumagawa. Gumagawa sila ng dapat nila gawin para mabantayan na malinis ang halalan. Pero hindi, hindi nila nakita. Hindi naman sila opposition siguro, palagay ko, hindi sila opposition. Tinitingnan nila kung sino talaga ang nanalo para ibigay sa tama. Umaasa naman si Araw na may imbestiga ng Comelec.
ang mga sumbong ng pandaraya dito ang imbestigahan. Kaandyan na nakaupo na sa Malacanang ang presidente na sinasabi ninyo, pinanalo ninyo. Ipinanawagan din na yan niya na palayasin na ang mga ang smartmatic. Siyempre Chinese yan. Dahil na sa danyos na integridad ng eleksyon na idinulot ng mga agarya sa makina. Sa panig naman ni Comelec, sinabi ni Commissioner George Garcia na inaaksyonan nila ang mga sumbong. Wow! Talaga! Naku, pinatatawa niyo ako. Baka malaglag ako dito sa upuan. Basta may angkop na ibigay. Ayun lang na mga kababayan ko. Lumalabas! Mga boat buying, andyan na, nakabidyo lahat yan. Iniimbestigan niyo ba yun? Asan? Tahimik kayo. Di ba? Angkop daw na ibigay sa may kasama. At bas, makakatulong kung handa ang nagre-reklamo na umarap para sa panindigan ang kanilang reklamo. Ito na, ito na. Andyan na, mga kababayan ko. Andyan yung kontradaya. Sinasabi, patawang nyo yan. Pag hindi sumunod ang kontradaya, demanda nyo, pakulong nyo. Diba? Para magkaroon ng totoong resulta ang alalan. Ito, tandaan nyo mga kababayan ko, ang daming natatawa dito. Hindi lang ako, kundi ito rin, o yan. Dalawang piso na lamang ang bigas. Pero ngayon, makikisabi na, ang inventaryo ng bigas ay bumagsak. Ito, bumulusok pa. Ang inventaryo ng bigas sa bansa, ito batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, PSA. Ayon sa PSA, bumaba ng negative 21.5 ang inventaryo ng bigas mula Marso 1 ngayong taon. Meron yung Marso lang, Mayo lang ngayon, di ba? Ito'y katumbas na 1.6 million metric tons ang kabuang rice stock inventory. Kung hahambing natin na sa mahigit na 2 milyong metrong tonelada inventaryo ng bigas noong March 1, 2021, bumaba rin ang year rice stock inventory ng National Food Authority. Ito sa kanilang depositories na negative 41.1% habang ang imbak ng bigas sa mga bahay ay bumaba rin sa negative 29.7%. Naku, lahat na lang nagbabaan na eh. Ah, diba? Sabi lang to, kapuna-puna na tumaas ng 4.6% ang inventaryo ng bigas sa mga commercial warehouse o mga trader ng bigas. Ibig sabihin yung mga negosyante yan. Ano ang mangyayari dyan? Tataas ang presyo ng bigas. Asan ang ipinangakong 20 pesos bawat kilo? Pag iyon naging 20 pesos per kilo ng bigas, ang mangyayari dyan, ang malulugi, ang magiging kawawa, ang mga farmers. Kahapon niya, bumili ako ng, may binili ako sa palengke namin, sa community, sa Martina. 45, ang pinakamababa, 35 o 32 na bigas. Sabi ko, sir, mayroon na ba kayong 20 pesos per kilo? Biglang natawa. Biglang natawa yung ano yung nagtitinda niya. Sabi ko, sir naman, hindi naman totoo yan. Ako, yun ang pangako eh. Diba? Dapat sundin natin kasi sa kampanya niyan eh. Pag nagampanya ka, kung ano yung pinangako mo, sundin mo. Kasi kaya binuto ka na. Diba? Kung ikaw nga binuto, sabi niya. Kung ikaw nga binuto. Kung totoo yung binuto ng tao yan. Sabi ko, eh, wala akong sinasabi. Eh, ikaw nagsasabi niyan. Sabi ko, eh, wala akong sinihiniwala dyan, sir. Sabi niya, eh, kami pangalan dito. Itong stock namin, pwede bibenta namin ito pag sinabi ng gobyerno, oh, gawin ng 20 pesos ang kilo ng bigas. Itong stock namin ito, binili namin ito sa presyo mataas. So, itataas pa rin namin para may kita naman kami. Eh, kung ibababa daw nila sa 20 pesos, ano pa, kikitain nila? Wala na, di ba? Ang mga farmers, butom.
Eh, ngayon nga lang, binabarat na yung kanilang mga palay eh. Ng mga negosyante, di ba? Magkano na lang ang bawat kilo o bawat ng mga palay na kanilang ibibilag pa nila yan. Ang dami pang dadaanan dyan bago igiling. Ngayon, magtatanim ka ng palay, anong gagastusin mo? Abono. Mahal lang abono. Buti na kung pinamimigay lang abono. Ang krudo, kasi ngayon, ang pagtatanim ngayon, hindi ngayon dati na araro. Iba na, may mga traktor na yan. Bumagastos pa rin yan. At ang bayad pa rin doon sa magtatanim. Hindi naman na may-ari ang magtatanim dyan eh. May tagapagtanim sila. Ganyan ang magiging senaryo sa mga nagtatanim. Tapos, ibibenta nyo ang inyong palay na napakababa. Wala na kayo ba? Wala na kayong kikitain. Maghihirap na kayo. Ay siguro, sa sunay ba? Ay, amin na lang ito. Kaysa namin ibenta pa na ganun lang. Wala kami tinitita. Wala. Pinapatay na kami, di ba? O, ang mga galunggong, mga isda. Imported ang mga isda. Di ba? Saan galing ang mga isda na yan? Galunggong. Sa atin din yun. Ninanakaw. O sabihin ko na, yun ang word na gagamitin ko. Ninanakaw ng mga insect tapos ibibenta sa atin. Di ba? Saan tayo kumuha ng mga imported ng mga galunggong? Galing sa China. May nakita pa nga ako eh. Ito, para masabing 20 pesos per kilo ang bigas, mayroon gumagawa ng plastic rice. Ano yung plastic rice na yun? Ito ba yung nakakain ng tao? Hindi ko alam kung ano yun. Galing ng China yan. Nasa video yun. Nasa mga video, nasa social media. Hindi naman siguro gawa-gawa lang yun, di ba? Pero mo, plastic rice? Bakit nagkaroon ng plastic rice? Ano nga lang mangyayari yung plastic rice ng plastic rice tayo? Kakainin natin plastic. Iluluto natin plastic. Diba yung minsan yung isda, mabalot ng plastic, mayroon yan yung galunggong na imported galing ng China. Nung ginanong plastic, hindi ka niyan ah. Hindi, dahil nakita mismo namin yan. Ako mismo nakakita. So, kaya lang, maganda sana ang usapan natin. Kaya lang po, nasa twilight zone na rin kasi ang ating oras eh. Ito na, medyo kailangan na tayo magpaalam ang programa ni Double J, ang Ratsyada Balita. So, para, siyempre, susunod na po ang the new Bitwatcher Philippines. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa mga tagasunod ng mga the Bitwatcher at Ratsyada Balita ni Double J. Maraming salamat. Ito po muna. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. The Bitwatcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Bitwatcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Bitwatcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuason. Ayan, welcome po, nauna na po, at tayo naman po, ay dito na po tayo sa programang The New Bitwatcher. Ayan, sa aking muli, magandang hapon na po, dahil alauna na po, hindi na po tayo nasa, wala na po tayo sa
tanghalian. Hapon na po. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Muli po kayong binabati. Magsasama-sama. Isang oras pa po tayo magsasama-sama. At siyempre, ganun din sa aking mga kababayan, sa aking mga minamahal na kapwa-waray, maupay, mga kulot na, sagat, kulot na. Ngayon, mayroon tayong pag-uusapan. Ang kanina yung sinasabi ko, na, teka muna, medyo tayo naman ay nabubulunan na. Salamat, salamat. Ang pag-uusapan natin, itong disqualification case ni Bongbong Marcos. Diba sinasabi, lamang na lamang ng milyon-milyon mga kababayan ko. Kapanipaniwala ba? Ang tanong dyan. Maraming nagtatawa. Hindi lamang mga Pilipino, kundi maging ibang bansa. Pero mo, milyon-milyon. Samantala yung mga nakaraang presidente, nananalo sila 16 million, 14 million, 12 million, ganyan, nananalo sila. Pero ngayon, 31 million, o 32 ba? O 32 million, another million. Diyos ko po, saan niya kinuha yan? Iba ay, yung mga botante ba yan, ay nasa loob ng SD card? Sige nga po. Nasa mga chips ba ang mga botante na yan o nasa labas? Ang dami pong reklamo. Ito ngayon. Ano yung nakita natin dyan? Hindi ba yan ay napakaliwanag? May mga pulis na naandun, nagtuturo, na may mga tao na nakaupo, awak-awak ang bundle-bundle na ballot box at sinishedan. Sino kaninong pangalan sinishedyo? Diba? At pagkatapos, may dalawang pulis pa na pinupunit ang balota. Ang sabi, iyan po ay mga hindi nagamit. Hindi nagamit, bakit may nakashade? Iyon na lang po na ay magtaka kayo. Hindi naman po kami katanga. Kahit papado, graduate din naman ako ng elementary. Para maging sabihin nyo, tanga ako, bobo ako, mangmang ako. Huwag nyo katulad sa inyo, ha? Tanda po. Pinunit, nung kinosa up yung balota, ang nakasid doon, Robredo. Tapos sasabi nila, ito kasi yung mga balota na hindi nagamit. Wow! Anong hindi nagamit? Tingnan nga natin. Oh. Hindi nagamit pero may nasid. Diba? Tanong niyo kayo. Yung mga kagay saan ba na lang balot yung mga balota na lang hindi nagamit na tira kailangan malagyan ng shade iitingan mo nakaitim ang nakaitim doon ang kitang kita Robredo or president or vice president Sara diba pero pinupunit ng mga pulis ang mabuti na lang may nakakuha ng video. Alam mo, nung binitingnan kasi may pumasok, di ko alam kung sino pumasok. Sinisita yung pulis. May mga tao na nakaupo sa school chain. Awak-awak yung mga nakasid. Mga balota na bundle. Sinisida nila, nakaupo. Sinita ngayon. Ano yan? Ganyan-ganyan. Ay, alam mo yan. Diba hindi namin alam yan? Hindi yan. Sinita. Maririnig mo ang audio. Hindi yung nakikita na sa harapan ninyo nung ginagawa niya, mahawak-hawak bandel ng mga balota, sinisidan nila. Tapos mayroon isang babae naman, hawak-hawak, ganun din, bandel din ng balota, sinisidan din. At yung isa pang picture, isang grupo, di ko alam kung mga Muslim yun o mga katutubo, sa isang kwarto, nagsishade sila ng mga balota na hawak-hawak nila. Yung mga pulis naman na nagpupunit, may katabing GCM. May katabi, kitang-kita ang GCM eh. Vote counting machine. Siguro, doon yung pinapasok. Pagkapasok mo, siyempre, direto yan sa server ng COMELEC. Diba? Nakasave na yan kung sinong matalaga dyan.
ay isa pang pinagtatakwil. Ang president at vice president, halos isa ang boto. Ang baba, tapos, ang mga senador, ha? Senador, ang si Risa Ontiveros, ayan ang sinasabi dun sa report, ito ang nakuhang boto ni Risa. Malayo-malayo doon sa kanyang kakampi, sa kanyang katiket. Ano ibig sabihin nun? Si Risa lang ang binoto doon sa maasang lineup na yun? Diba? Kayo po, magtataka kayo. Kung kayo mangmang na tagasunod, huwag nyo kami gaya. Dahil ako sinasabi ko dito kung ano ang aking nararamdaman, kung ano ang aking naririnig, kung ano ang aking mga nakukuha mga impormasyon. Kaya ngayon, mga civic leaders, ha, ito'y tumulog na sila sa Korte Suprema, ito'y may kaugnayan sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Tanong nga, bigla ka. Ako, wala pa. Tanong ako, bigla. Bakit ganyan lang? Bakit ganyan idinulog sa Supreme Court itong disqualification case labang MBBM? Gayon, nasa break ang Korte Suprema ngayon. So, hindi sila makakapag-desisyon. Ang pag-desisyonan nila, eh, walang tao doon. Naka-break sila. At nakatakdang mag-resume sa June. Diba? Ideklara na sila eh. Diba? Yung mga nanalo, 27, hindi ako nagkakamali, 27 o 28, ideklara na for president. Tapos mag-resume ang Korte Suprema sa June. Diba? Nakakapagtaka. Isa pa yun, ha? Korte Suprema nakatakdang mag-resume sa June nang ang Kongreso ay malamang tapos na sa ginagawa nilang canvassing. Nung pag nag-resume ang Korte Suprema ng June, ang Kongreso tapos na sigurado yan. Dahil sinabi ni Tito Soto kanina sa report natin, tuloy ang kanilang canvassing dahil wala pa namang order. E sino ba naman mag-order? Wala namang resolusyon na pinalalabas ang Korte Suprema. Wala pang order. Bakit? June pa pala sila mag-resume. Eh, May 27, 28, i-declare na. Ito ang katanungan kanina. Ano ang magiging scenario dyan? Kung na-declare na, at paano ngayon magiging kapakipakinabang pa? Ito magiging resolution ng komisyon, Korte Suprema. Diba? Ano na? Ginugulo niyo ang tao o dililigaw niyo ang tao? Diba? Ayon sa isang abogado, ha? Sa isang abogado, siyempre, nag-aral yan, ito na ganit yan, na sa ngayon, hindi ito ang issue. Anong issue? Yan, ha? Ang laban ng legalidad ay nakarating na sa dulo. Doon na, ito ang pinakahuli na, eh. Ito na ang ilalatag nilang huling baraha. Ano yun? Yung Korte Suprema. Sana naman makapagpalabas ng ang Korte Suprema na talagang nasa batas, nasa tama. Ito ba? Kung saan itong mga civic leaders kasama ang mga human rights lawyers o abogado yan, mga kababayan ko, hindi yan basta-basta ordinaryong mamamayan. Hindi yan mga ordinaryong kung saan saan lang nagtatrabaho sa mga opisina, hindi po mga abogado po yan. Humihiling o humiling sa kahuli-hulihan na kansilahin ang certificate of candidacy ni Bongbong Marcos. Humiling sila sa COMELEC, hindi sila pinakinggan ng COMELEC, binigyan pa ng rason ng COMELEC kung bakit ganito, bakit nila pinayagan si Bongbong na magtuloy sa kanyang kandidatura. Ang daming rason ng COMELEC, which is kaduda-duda, kahit hindi ka abogado, ang nangyayari ng kanila sa mga abogado, nililigaw eh. Hindi nandigaw, dinadaan sa ibang lugar para makuha yung kanilang gusto. Diba? Yung mga kanilang na, yung Bongbong Marcos at kansilain at ideklarang ang
umapangalawa na si Vice President Lenny Robredo ang nanalo sa katatapos lamang na halalan. Bakit ka mo? Kaya pag na-disqualify si Bongbong, matik yun. Lahat ng boto ni Bongbong magkawawala yan. Eh wala zero, wala siyang kalaban. Sino ba? Malaki ang 41 million lang o 40 million lang. Ilang million lang ba yung kay 40 lang yata kay VP Lenny? Diba? Kung mataas yan, kung mataas ang boto ni Calyote, si Calyote ipoproklama. Kung mataas ang boto ni Lacson, si Lacson ang ipoproklama. Ngayon, kung mataas ang boto ni VP Lenny, VP Lenny ay dideklara. Ganyan kung sino sa mga presidential votes pag na-disqualify si Bongbong. Hindi si Sara. Tandaan niyo po ha, hindi si Sara, wag kayong basa kung sakaling ma-disqualify si Bongbong. Pero kung sa usaping disqualification, malabo para sa akin ha. Malabo. Sa umpisa pangalan eh. Sa umpisa at pangalan na nakita na kung paano sinuporta si Bongbong sa kanyang kandidatura. Ng gobyerno ha. Gobyerno, sasabihin ko na. Gobyerno po yan. Yada, sabi nga, matapos na tinanggihan kasi ng Commission ng Eleksyon and Bank noong May 10, ang grupo ni dating tagapagsalita, spokesperson, dating spokesperson ng Supreme Court na si Teodorte, na nagain ng petition for certiorari sa Korte. So, noong Lunes, ha? Noong Lunes sila, May 16, na ang kopya ay inirelease na sa media kinabukasan mismo, Martes, Mayo a 17. Kahapon, dito sa 70 pahinang pleading, o sabi niyo, dasal ba yun para pakiusap ng ang grupo nito na sinusuporta nito ng iba pang human rights lawyers. Tinangkang kumbinsihin ang mga maestrado ng kataas-tahas hukuman na magsagawa ng ibang appreciation, pagtingin doon sa kanilang argumento. Yan ha. Ngayon, sakaling pumabor sa kanila ang ruling ng mga maestrado sa Korte Suprema, itong kataas-taas hukuman, ang COC ni Bongbong Marcos ayon sa petisyon nito, tinukoy ang nakaraang ruling. Meron kasi nakaraang ruling. Ito parang jurisprudence ka nga. Ang pumapangalawa sa bilang ng mga boto ang talagang nangunguna sa mga kwalipikadong kandidato. Pwede ba? Ang formal na kailangan ng petisyon ay mag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order o itigil. Ipatigin muna ang kambas ng mga boto para kay Marcos. Granting na kanilang petisyon at iniklarang walang saysay ang kandidatura ni BBM. Dito, inaasahan, idideklara ng Kongreso na panalo si Marcos sa pangpanguluhang halalan bago magkautusan ng buwang kasalukuyan. Diba? Buwan ng Mayo, kung saan susundin ang time o timeline tulad ng kay Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Malaki ang bilang na nakuha ang boto ni Marcos kaysa kay Duterte. Pero mo, 31.1 million vote kumpara kay Robredo na 14.8 million lamang. Sa partial and official count na nasa 98.35% na ang natatransmit. Oh, bilis talaga mga, bakit minamadali nyo? Ewan ko sa inyo, subalit, ang Korte Suprema ay nasa writing day, wala, sinaka-break sila, at nakatakda na mag-resume sa kanilang session sa susunod pang buwan. Ayon dito kay electoral election lawyer na si Emil Marañon, na siya rin kasi ang tumatay yung abogado ni Robredo sa noon pang core vice president noon sa electoral process station ng Pan Marcos, hindi ang oras ang issue para sa Korte Suprema. Ayun na nga, paano kung naiproklama na
saka ngayon nagdesisyon ang Korte Suprema na kansilahin ang COC ni Bongbong Marcos. Palagay ko, ito ang magandang magiging senaryo ngayon natin. Dito makikita natin na ang batas ay umiiral. Napakaliwanag ng pandaraya, mga kababayan ko. Magsasawalang kibo na lang ba tayo? Sana naman po, eh, mahirap naman i-advance natin. Anuan natin yung pangunahan natin ang Korte Suprema. Huwag naman po sana, mga kababayan ko. Pag nang ganyan palagi, mawalan din ng tiwala ang tao sa Korte Suprema. Wala na ang batas natin. Wala batas. Doon na nga lang sa baba, sa iba eh. Sa baba pa lang ng mga kagaya ng Comelec, wala nang batas dyan eh. Diba? Napakaliwanag. Ayon pa dito kay Atty. Maranyon. Ito ah. Ito na ang sinasabi ko kanina. May-explain natin. Kahit na umupo na at manumpa na si Marcos bilang Pangulo, ang Korte Suprema ay mayroon pang jurisdiction. Ayun. Pwede pa pala na magsagawa ng ruling kung bumawa man ito o hindi ng material misrepresentation sa kanyang COC. Ayun, sana naman po. Pero sa tingin ng taong bayan, dito ka, kung may misrepresentation itong si BBM sa kanyang COC at mag-rule na kansilahin ito kung may basihan. Siyempre. Andun na yung mga ebidensya eh. Diba? Kahit palang lupa na, kahit umuupo na pala siya sa Malacanang, mayroon pa rin jurisdiction ang Korte Suprema na magbigay ng kanyang, magsagawa sila ng ruling. Pwede pa sila magsagawa. Ngayon lamang, ang kinababahala sana naman, alisin yung pagkakabahala, magtiwala tayo sa Korte Suprema. Dahil ang kinababahala ng karamihan, ang mga maestrado ng Korte Suprema ay karamihan dyan appointed litigong. Ano na lang mangyayari? Alam naman natin, di ba? Alam na this, mga kababayan. O iyon ang sinasabi nila. Ngayon, kung wala kang tiwala sa Supreme Court, wala na tayong batas. Di ba? Hindi na pwede pagkatiwalaan ang mga batas natin. Ayon pa dito kay Atty. Maranyon, sabi niya, sa ganoong kaso, ang boto ni Marcos ay dumating man tayo sa ganoon na na-disqualify ang COC, tawag doon, mawala at tawag doon, hindi na walang COC, ang mga boto ni Marcos ay ilalagay sa stray at hindi kasama sa bibilangin. Hindi na paano ba kung naiproklama na? Diba? Diyon pa ang magkakaroon ng session, magbare-resume ang session ng Korte Suprema sa June. 27, 28, ide-declara na, ipoproklama na sila. Diba? O hindi bibilangin. At kung sino man ang nakakuha ng pinakamalaking boto matapos na ibawas ang stray vote, ang ipoproklamang Pangulo. Ang challenge ba, ay kumbitsin ang Supreme Court na pawa mga appointees ni Digong. Yung sinasabi ko kanina, makumbinsin yung ngayon na kung iyan ang meron silang mga puso pang makabayan, puso para sa katotohanan, palagay ko, magkakaroon ng magandang desisyon mga yan. Pero kung ang kanilang puso na kay Duterte, ang kanilang isip ay na kay Duterte, wala tayong magagawa dyan. Diba? Asan ang inyong para magpatupad kayo ng batas? Ang batas ay para sa kapakanan ng tao. Ang batas ay para hindi sirain ang tao. Ganyan. Kaya nga gumagawa tayo ng batas para sa ikagaganda, makakatulong sa kapwa. Hindi tayo gumagawa ng batas
para sirain ang isang tao, para pabagsakin ang ekonomiya, para pabagsakin ang isang kandidato. Tama po yan. Sabi nila, pawang mga appointee ito ni Digong. Kaya lang, sana huwag manahimik sa isyo. Iyon lang. Ang tanong nga dyan, madalas kong tinatanong eh. Ikaw ba kahit ikaw pinaka-chief justice ka? Ikaw ang pinaka, sabi nga natin, pinaka-mataas na abogado sa buong bansa. Pinapoyin ka ng Pangulo. Ang sinag, inilagay ka dyan sa pwesto. Ikaw ba kaya mo? Kaya mo? Kaya mo harapin o kaya mong huwag sundin ang amo mo? Huwag mong sabihin dyan, kahit sino sa inyo dyan sa gobyerno, na inappoint ni Duterte, na kaya niyong salungatin ang kagustuhan ni Duterte. Kaya niyo? Iyon ang amo ng taong bayan. Iyon ang amo ng debate watcher. Sa inyo, ano gaano kayo katapang para ipagtanggol ang katotohanan, ipatupad tatama ang batas, na hindi kayo gagawa dahil sa order ng isang tao na nag-appoint sa inyo, dahil sa isang tao na makapangyarihan din. Kayo ang maghahawak ng batas. Ano pa ano pa saysay ng batas? Kung kayo mismo ang babalik, kagayon ang pumili. Napakaliwanag. Kahit naman sinong elementary. Alam mo, nirason yun. Wala naman daw ganun. Wala naman magpaparusa. Diba? Kaya tayo nagiging mangmang. Dito nga eh. Sabi nga eh. Lahat yan, appointing yun ni Duterte. Kaya naman, sabi nga, huwag manahimik sa isyo. Ang isa pang potential ruling na igalang ang kagustuhan ng taong bayan. At naniniwala ang karamihan na itong ginawa ngayon, ang resulta nitong eleksyon ngayon, ay hindi yan kagustuhan ng taong bayan. Iyon ang narinig ko sa labas, iyon ang nakikita ko sa mga post na sa social media. May mga balita, may mga resibo, andyan. May video, may picture, yun ba hindi ba sapat pa yun? Commission on Election. Sabagay, nasa Korte Suprema na eh. Wala nang kumilik doon, dahil inasuelto na ng kumilik eh. Nasa Korte Suprema na yun. Sa mga maestrado na rin, yun po ba ay hindi sapat yun? O hindi yung makikita? O ayaw nyo tingnan? Para wala kayong mapagbabasihan. Ang ano na nasa yung nakikita ninyo, ano naririnig nyo, yun na yun. Pero kung makikita nyo itong mga video, makikita nyo itong mga reklamo, kumbaga sana ito ang sinasabing resibo. Sa maikling salita, pakinggan ang kagustuhan ng 31 million na mga butante. Yan, yeah, diba? Ayon sa petisyon nila, sabi na nga, ang palagay ng kandidato, yan, sinasabi nila, talagang ang pagpapalagay umano ng kandidato na ang panalo sa halalan ay hindi makakagamot o magbubura, buburahin ang kanyang pagiging hindi kwalipikado. O hindi ka kwalipikado kasi sinasabi nila, ay, binoto naman ng tao yan eh. Fox Boboli, Fox Boboli, Fox Day, di ba? Hindi pala dahil yan, sabi na. Dahil binoto ka ng tao, hindi yan magiging para ikaw ay magpatuloy, para mabura, ikaw pala, hindi ka pala kwalipikado kahit binoto ka, di ba? Ganyan eh. Kasi na, ilang, ewan ko sa bagay nangyari na ba yan, kaya yan na. Binuto naman kasi ng tao yan. Wala tayong magagawa. Kaya sabihin nga, may kasalanan yan, ng nakaw yan, pumatay yan. Binuto ng tao eh. Iyon ang pinaglalaban. E paano kung hindi ka na kwalipikado? Dahil sa batas na nilabag mo. Nakaupo ka na. Hindi ka na pwede palisin. Dahil nanumpa ka na. Naproklama ka na. Iyon ba ang gusto nyo sabihin itong mga mangmang na ito? Pag-aralan natin. May batas tayo dyan. Kung sinabi ng Korte Suprema, tuloy si Bongbong, edi tuloy. Diba? Bahala ang taong bayan dyan na nagre-reklamo.
Kasi titingnan niyan kung gaano karami mga tao na nagreklamo, hindi ba nangyari na sa atin yan? Noong 1986, nagkaisa ang mga tao, tinignan ngayon kung gaano karami ang tao nagreklamo. Yung mga kumakarunti kay Marcos na saan? E wala sila. Sana nag-ipon-ipon din kayo para makita ng tao kung sino mas marami na kayo ay kumakampi kay Marcos, ito ang umaayaw kay Marcos. Doon titignan, kasi kung mas marami maka Marcos, Marcos! Diba? Ganyan na lang ang mangyayari. Ito yung nga, hindi ito sa bilang, sinasabi nga na yun, ang usapin dito, hindi sa bilang, ang katotohanan, ang batas. Dito ang nangyayari. Diba? Ang padalo sa halalan, ay hindi pa, ayon, ay hindi namang natulad sa numbers game. Hindi lang. Na maaaring mabaliwala ang election eligibility requirement. Kung maraming bumoto sa'yo eh, sasabihin niya eh, diyo po ng tao yan eh, pero na tayo hindi siya eligible. Katatang-tatuan. Ito ngayon. Pakinggan natin ito ngayon ang argumento. Ang pangunahing argumento nito, ang conviction Marcos o hindi o pagkabigo na mag-file ng kanyang income tax ito noong 1997 ay sapat na hindi siya eligible na tumakbo sa anumang public office. At bagamat alam na ito, patuloy pa rin idideklara sa kanyang COC na siya ay eligible sa isang material, na isang material misrepresentation. Nauna na nga dyan, mga kababayan ko, nilabas. Ewan ko, binago na ng comedic ba ngayon? Nakalagay. Diba? Paulit-ulit natin sinasabi, lang nakita ko yan dito eh. Inilabas dito yan. Nakalagay ang tanong. Ikaw ay na-convict. Ang sagot mo, ibabox mo yan, yes or no? Ano ilagay ni Bongbong? No. Kung ibig sabihin, sige, no, no. Kung hindi. Kaya dito nilabas ng mga conviction ng RTC sa Quezon City. Diba? Ito yan. Ang COMELEC ay ibinasura nga itong kaso sa pagsasabi na ang version ng tax law na applicable kay Marcos, hindi naman daw nakasado ng perpetually disqualification sa kanya sa pagtakbo o sa public office. Kung ngayon, sabi nila, walang misrepresent, hindi nag-misrepresent ito si Marcos sa kanyang COC. Ganun. Pero na ngayon, ang isyong pinaglalaban ay ang taong 1986. Yan, okay lang. Tingnan natin, ha. Nakundik ito si Marcos dahil sa kabiguan nitong mag-file ng kanyang IPR mula taong 1982 hanggang 1985. Ayon sa rason ng COMELEC, ang kasalukuyang tax law ng panahon yon ay ang 1977 tax code. Ha? 1977 tax code na hindi naman kinakailangan na ang mandatory na pagkabilang sa mga lumalabag. At hindi automatic may patutupad ang perpetual disqualification bilang parusa o kaparusahan. Ang pagkabilanggo ay mahalaga dahil ang conviction ng isang offense o isang pagkakasala na mahigit 18 buwan ng pagkakulong ay ito ay sapat na para siya ma-disqualify. Subalit, ito ha, paano na ang taxable year 1985? Ang IPR na dapat ay ma-file noong 1986. Ito ha. Pakinggan nyo yung senaryo dito. At sa March 1986 ay mayroon ng bagong tax code na nagpaparusa ng pagpatulong at ipatupad ang automatic perpetual disqualification. Bakit? Ang sinasabi nila, ang IPR ay na dapat ma-file noong 1986. Diba? Ang taxable year kasi nung ang hindi niya nag-file eh, yung kanyang tax 1985. Ang 1985 kasi, ipa-file mo yung IPR mo the following year. Ganyan tayo, diba? Nagtago tayo ngayon.
hanggang December ngayon 2022. Ipa-file natin ang ITR natin sa 2023. E doon ang papa-file. Ito nga, 1985, sabi niya natin, ang taxable year ni Marcos, dapat ipa-file ito 1986. At March 1986, mayroon ng bagong tax code na nagpaparusa ng pagkabilanggo o pagkakulong at ipatupad tinatupad ang automatic perpetual disqualification. Kaya ang korte ng Quezon City at TSIC ay pinarusahan ng pagkabilanggo si Bongbong. Sinabi pa ng COMELEC noong March, noong March 1986, si Marcos ay hindi na umano public officer dahil ang kanyang pamilya tumakas sa Hawaii noong February ng nasabing taon. So, ibig sabihin, sinasabi hindi na. Pero, hindi ito may inayunan ng grupo ni Te. Sa pagsasabi na, hindi inayunan sa petisyon. Ayon sa grupo ni Te, disagreed na sinasabing wala sa pitong pahinang sagot ni Marcos. Siyempre, nagpapitasyon, nagsasagot si Marcos ngayon. Walang sinabi doon sa pahina ng sagot ni Marcos na may denial siya sa bilang public official. I-deny niya. Wala doon. Sabi, sana kung ano ka, sasabihin mo doon sa sagot, hindi na ako official dyan eh. Diba? Wala siyang sinasabi. Wala siyang official ng mga panahon yun na ang criminal violation ng tax code ay nagtapos na. Diba? Nakasaad sa petisyon. Ang status bilang public officer si Marcos noong March 18, 1986, hindi lamang fact o katotohanan na hindi siya, hindi niya kunestyon sa kanyang iniyaing apila na hindi na ito maaring mabago kahit ng COMELEC na walang malalabag na res judicata at hierarchy of courts. Iyan. Ano na lang ang mangyayari ngayon doon sa kaso na yan? Kasi nga po, nakapaloob sa petisyon, ayan, teka, nagugulong ating gamit dito. Nakapaloob, andyan, ayan, nakapaloob kasi sa petisyon na nakakainsulto na itong responde na si Marcos Jr., ay patuloy na kiniklaim na hindi siya public officer matapos ang EDSA 1 nang mismo ang kanyang ama, ang diktador na Marcos or Marcos Senior, ang patuloy na ginigiit na siya pa rin ang sitting president ng Pilipinas at tinutulig siya ang pamala ni Cory Aquino bilang a plain and simple dictatorship. Hindi pa nag-comment ito ang nakapagsalita ni Marcos eh. Hindi dito sa petisyon. So, ito okay lang yan. Kaya ano na yan. Ganyan ba yun? Ay, nako. Kaya, ito ha. Ito nga sinasabi natin. Asan ang komento? Asan ang komento ng mga Marcos? O ng kampo ni Marcos? Sabi nga, sinasabi ni, walang rason, walang sagot. O diba? Ano pa gagawin natin? Ibig sabihin nun, kayo ay umaamin na ganito nga ang nangyayari. Diba? Sabi nga, kasi nung hindi sana binasura ng COMELEC eh. Sana noon pa, wala tayong ganito mga problema. Dito, ang sabi nga, diba, 86. Ito naman tayo, sa 86 naman tayo. Hindi naman makaka... Sinasabi nga, ito yung petition, pero hindi binigyan ng comment ng kampo ni Marcos. Kaya nangyayari, parang na umaamin na sila dyan. Samantala, yung sinasabi ko kanina, si President Tito Soto hanggat walang order, sinabi na yan kanina sa deputaten, napipigil dito, kaya gagawin nila ang kanilang trabaho. Kaya nga, nanawagan din ito si Soto na
sa COMELEC, maging patas naman kayo. Bakit nasabi? Di ba? Ngayon, ayon naman dito kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carlo, may posibilidad na ang conviction sa kasong tax evasion ay isang krimen sa moral torture. Ito ba? Siguro, sabi nila. Eh, hindi ka na naman na ano eh. Hindi ka na pumaestrado eh. Wala, hindi na kita labanan. Pero kung Supreme Court yan, nasa Supreme Court pa yan, wala kayong masasabi yan. Just Senior Associate Justice po yun. Hindi ko naman sinasabi na laging tama sila. Ang kanilang pinagbabasihan ay batas. Ngayon ang kumukontra sa'yo, eh, Carpio, yung mga abogado na kapasa ng bar pero hindi naman nag-practice. Oh, hindi naman daw nag-practice ng law. Paano yan? Yung Associate Justice ng Supreme Court, pinakalaban mo, ay hindi sa bagay. Pagalingan na lang yan ng ano, ng mga rason. Eka nga. Ang sabi, moral turpitude, mayroon nangyayari dyan. O yung mga kaugalian na masama. Ang commission ng eleksyon ay may basihan na i-disqualify siya kung ang Supreme Court ay ayunan itong decision nito na ang katapos, ito ng katapusan, magiging career at pangarap na magiging presidente nitong si Bongbong. Kaya nga, sabi nga, kahit nakaupo ka na, pag nag-desisyon ang Korte Suprema ng laban sa'yo, wala kang magagawa. Diba? Walang magagawa ang taong bayan. So, Korte na po yun. Ang kaso ay inihain sa COMELEC. Dito, ang Korte Suprema naman, ang may final say. Diba? Nagain ng petisyon sa COMELEC. Eh, binasura ng Korte Suprema. Ano, COMELEC? Ang last record, because ay Supreme Court, pinakahuli na yan, huling baraha na yan. Pag natalo ka sila sa Supreme Court, sorry. Pag nanalo kayo, very good. Asa, di ba? Iniyain sa COMELEC. Pero ang Korte Suprema, ang may final say. Na-convict si BBM, si Marcos, si Bongbong, noong July 2, 1995. Ha? Tanda yung year, ha? Na-convict siya noong July 27, 1995, ng 4 charges na paglabag sa Section 45 ng 1977 National Revenue Code na sa kabiguang makapag-file na income tax return mula 1982 hanggang 1985. Sa isa sa apat na kaso, nasintensyahan siya ng Quezon City Regional Trial Court ng pagkakulong ng 3 taon. Ha? Kasi sinasabi, 18 buwan lang eh. Pero ito, 3 taon po yan, mga kaibigan po. At dito pinagbabayad siya ng korte ng 30,000. Batay sa Section 12 naman ng Omnibus Election Code, na kung sino man ang nasentensya ng final judgment kahit na ano pagkakasala na may kaparusahan ng hindi hihigit, yan sinasabi ko kanina, 18 buwan o sa krimen na sangkot ang moral turpitude ay diskwalipikado na humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Iyak hinihato ng korte. Yung taon, di ba? 36 months. Lagpas sa 18 months. Habang ang, sinabi nga, habang naman ang hindi pagpapile ng tax return sa loob ng 1 taon, ay hindi ito dahilan para iwasan ang pagbabayad ng income tax at ang paulit-ulit na hindi pagsasagawa o pagsunod dito ng ilang taon ay hindi rin dahilan o hindi rin ito ang nagpapakita ng intention na umiiwas sa pagbabayad ng amounting to moral torture. Iniiwasan mo eh. Kaya nagkakaroon dito pumapasok na ang moral torture. Ito yung paglabag mo na paulit-ulit mong ginagawa. At ito ah,
noong October 30, 1997. Si Marcos inapila ang desisyon ng Regional Trial Court sa Court of Appeal. Ha? Mayroon, may apila siya doon. Kung saan sinabi ng Court of Appeal sa desisyon ng guilty beyond reasonable doubt. Ayan ha, dalawa niyan. Sa paglabag sa Section 45. Pag, convicted ka. Pero, inalis. Habang napawalang sala siya sa apat pang kaso. Ito sa ilalim ng Section 50. Pero na-convict siya eh. Mayroon pa apat na kaso na inabsuelto siya. Sa ilalim ng Section 50 sa hindi pagbabayad ng kakulangan ng mga tax. Dito, suwerte sa dyan. Pinagbabayad din si Bumbong ng BIR, sa BIR ang kakulangan na income tax kasama ang interest, yan, interest sa legal rate hanggang sa ito ay mabayaran lahat. Dito, pinunto ni Carpio, siyempre, alam niyo ito, na ang Court of Appeals at least ang hindi maliwanag ay ibinasura ang jail time penalty. Hindi isinama sa conviction ang pagkakulong. Bagamat maliwanag na mandatory sa tax code na ang penalty ang penalty at fine at imprisonment ay dapat ipatupad. Ito ngayon ang katanungan. Bakit hindi itinuloy ng inalis ng Court of Appeals? Matatanda na binalak ni Bumbong na mag-file ng apela sa Supreme Court. Ito ha. Balak talaga. Mag-file sana siya sa Supreme Court. Itaday na sa Supreme Court yung kaso. Subalit binawi niya. Bakit? Ito ngayon ang nakita nilang dahilan. Baka napag-isip-isip ni Bumbong na pagdating sa Supreme Court ay itatama ang pagkakamali ng Court of Appeals at ipataw sa kanya ang kaukulang pagkakulong. Kasi isasama yung kukulong, di ba? Inalis ng Court of Appeals. Hindi niya nangabla siya. Baka pagdating sa Supreme Court, ibalik yung parusang pagkakulong sa kanya. Ang ginawa niya, hindi niya na inalis niya, ang tawag doon. Binawi niya. Bilang resulta, mga kaibigan ko, ito si Bumbong ay hindi maaring na-disqualified sa ground ng sentensya sa pagkakulong sa mahigit na 18 buwan dahil walang ganoon sentensya ang Court of Appeals. Malabas doon ha, na hindi siya masisintensyaan. Hindi siya mag-disqualify. Ang tanging paraan lamang ay matdetermina kung ang kaso ni BBM o ni Bumbong ay i-crime na sangkot ang moral fortitude. Pag-aan dyan, dahil hindi ka siya nagbabayad eh. Ito kasi ang basihan ng ilang disqualification sa kandidatura o sa kandidato sa ilalim ng Omnibus Election Code. Hindi pa nga napapatunayan, ibinasulo na kagad ng COMELEC, eh hindi pwede man dito, wala daw nagpaparusa. Hindi pa paano yung kanyang nakasagay doon na pwede ba convicted o hindi. Yes or no lang eh. Diba? Hindi ba yung problema niya? Ang Supreme Court, mga kababayan ko, dito, ginamit nila ang Black's Law Dictionary na ang definition ng moral torpitude ay sinasabi an act of baseness. Wala ba siyan? The depravity in the private duties which a man owes his fellow men or to society in general contrary to the accepted and customary rule of right and duty between man and woman or conduct contrary to justice, honesty, modesty, or good morals. Iyon papasok dyan. Ang moral torpitude.
Marami, kaya yun ang ginamit ng Korte Suprema. Sa kaso noong August 2000 naman, sinabi ng Korte Suprema na ang conviction ni Bongbong ay hindi sapat sa moral fortitude. Totoo naman yun, eh, dahil hindi naman siya naparusahan ng ganun eh. Pero sinabi ni Cuatro na ito ay isang incidental remark. Ayan ha, incidental remark, dahil ang Korte Suprema ay sa kaparehong kaso ay umamin na ang conviction ni BBM ay inaapila pa. Ayan, ayan naman, kaya meron naman pala, kaya ganun pala eh. Dito, ipinaliwanag pa na si Bongbong ay maari pang ma-disqualify sa ilalim ng moral torpitude na nakabase sa kanyang ikinikilos o sa kanyang pag-amin ng ill-gotten wealth ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Sabi niya, at least, sabi niya, at least, tatlong Supreme Court decision at tatlong sandigang bayan rulings na nakakitaan ng guilty ang pamilya Marcos ng pagtatamasa ng ill-gotten wealth. Ayon nang sa Presidential Commission of the Government, ng Marcos ay maaring nagnakaw ng tumataginting ng $5 billion hanggang sa $10 billion sa loob ng 20 taon bilang pangulo. Yan. Dito, tinatanggin niya na wala naman nakakasalanan si Bongbong. Diba? Ang nagkakaroon na silang mga pagpadibatian. Ang kasalanan ba ng ama ay kasalanan ng ama? Kung ang pagbabasihan ang pagnanakaw, walang kasalanan si Bongbong. Kaso ang nangyayari, si Bongbong ang nagtatago ng mga ninakaw. Parang ganyan eh. May krimen na nangyari. Na andun ka, hindi ka kasama, pero nakita mo, hindi ka kumikibo, o may nangyari man dyan, eh, hindi ka kasama ka doon, ha? Less guilty ka, o sabihin na natin, na andun ka, hindi ka kumibo, hindi ka nagsumbong, kasama ka. Mas lalo pa ito, ninakaw sa taong bayan, itong pera na ito. Ang nangyari, namatay yung tatay. Ikaw ngayon ang naging administrator doon sa mga ninakaw. Pinapakinabangan mo. Eh, tinatago mo. Ngayon, kung para masabi mo wala kang kasalanan, inigay mo yan. O hindi, ito ba ninakaw ng tatay ko? Eh, tingnan mo na kung tama. Pag tama, sige, kunin nyo. Ganyan lang naman yan. Para mapawalang sala ka. Di ba yung iba nga, yung mga krimi na sinasabi ko kanina, nagiging star witness sila. Ilalagay sila sa protection program ng gobyerno. At sila ay, sabi natin, pagkakawalan o aalisin sila doon sa mga suspect. Ganyan. Para isuli mo. Eh, ayaw may suli, pinapakinabangan mo. Eh, ngayon, ginagamit mo sa eleksyon. O, di ba? Huwag mo sabihin, hindi mo ginagamit yan. Saan ka kumukuha ng pera? Huwag mo sabihin, hindi ka nagbabayad. May report ka dito na may nagsasabing, si Bongbong ay sinasabihan ng mga trolls, inaamon mo pa eh. Maglabas kayo kahit isa lang trolls. huwag na tayo maglokohan, di ba? Kaya nga hanggang sa kasulukuyan nga, sabi ko nga, wala pang ipinapalabas na anumang komento ang mga Marcos, di ba? Kung ang COMELEC ay magdidesisyon, ang Supreme Court at COMELEC ay magdidesisyon na ang network si BBM ay may ground for disqualification, ang tanging paraan na siya payagan magpatuloy ay kung siya ay bibigyan ng plenary pardon o bigyan ng amnesty sa ilalim ng omnibus election ko. Yan. Naku, mga kababayan ko. Dito, kasi saliyan ni Atty. Romel Bagares na ang pagbibigay ng plenary pardon ay nakapedepende sa absolute at ang control discretion ng Pangulo o Chief Executive. At ito nga ay si Pangulong Rodrigo Duterte.
siguro ito, naghihintayan sila ngayon, di ba? Hinihintay pa nila. Ano magiging desisyon ng Supreme Court? Ito ngayon, ang pag-inihintay. Kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema, ma-ask ka, sino mauna? Bigyan ng pardon si Bongbong para tuluyan silang umupo bilang Pangulo, o mag-desisyon ang Korte Suprema na i-disqualify si Bongbong. Halimbawa, nag-disqualify si Bongbong, tapos bigyan ng amnesty, pinardon ng Pangulo ngayon. Ano ngayon ang magiging senaryo? Iyon ngayon ang mga pag-uusapan. Diba? Pero sinabi na kanina na kahit nakaupo na si Bongbong bilang Pangulo, na i-proclama na bilang Pangulo, mayroon pa rin jurisdiction ang Korte Suprema na mag-issue kung anuman ang nararapat, i-disqualify siya o hindi. Ang tanong na ito, magdidesisyon pa ba ang Korte Suprema? Kailangan madesisyon na niya. Dahil nakafile sa kanila yon. Ito ngayon ang inihintay. Pabor o hindi? Diba? Yun naman talaga, pabor o hindi? Ano sa tingin ninyo, aking mga kababayan? Tingnan nyo yung, kumbaga sa ano, yung trail. Mula sa umpisa hanggang dito sa dulo. Saan yung nakikita na si Bongbong ay hindi pinaburan? Saan? Diba? Mula simula na kanyang pagpa-file ng COC, puro pabor na ang binigay sa kanya. Ngayon, lahat-lahat may mga ebidensya na andyan yung mga resibo ng mga paglabag sa Omnibus Election Code. May nangyari pa? Wala. Ano sabi ng COMELEC? Wala naman daw nagreklamo. Oh, kailangan pa ba may nagreklamo na nakikita ninyo na ang inyong batas, Election Code, Omnibus Election Code, ay nilalabag? Maghihintay ba kayo na magreklamo? Ito, nagreklamo. Ang dami nag-file. Anong ginawa nyo? Nagsuelto nyo. Di ba? Naghihintay sila ng inyong resolusyon para iakyat na kaagad sa Korte Suprema. Ang tagal nyo, natapos na ang eleksyon, saka kayo magbigay ng ano, resolusyon. Kaya ilan lang final sa Korte Suprema? Noon lang, 16 lang yata ako. Noong Lunes lang, idinala sa Supreme Court. Kaya ngayon lang inilabas eh. Ganyan din ang nangyari noon nang nakaupo pa si Commissioner Guanzon. Hindi nyo kaagad dilabas ang resolusyon para makita yung boto doon ni Guanzon na siya against. Pabor siya man-disqualify si Bongbong. Ngayon, pag nawala na si Guanzon, nag-retire na, alisin na yung kanyang boto. Puro kayo na pabor na kay Bongbong. O, pabor na kayo dati. Kasi diba, ganyan na pag may nagreklamo lang sa ilang, isa lang, kahit hindi, isa lang hindi pumabor, malaking usapin na yan. Hindi mo pwede baliwalain yan. Eh, chairman pa siya ng, ano sa tawag dun? Group 1 ba yun? Ano po ang tawag sa kanila? Ganyan ang nangyari. Hinintay nyo muna na sinabi na nga usapan, kasi hindi mo sinunod ang boss mo, si Guanzon, na kailangan mai-release mo ito ganitong araw. Hindi mo ginawa. Bakit? Hinintay mo muna mag-retire si Guanzon para yung boto niya hindi na masama doon. Kayo-kayo na lang ang bumoto na puro pabor. Wala tapos. Ganyan lang naman yan. Kagaya nito ngayon. Imbis na nadala niya bago mag-eleksyon sa Supreme Court, hindi nadala. Ngayon lang tapos na eleksyon at pinalabas na nanangunguna na itong si BBM. Which is, nakaduda-duda. Pinagdududuhan ng taong bayan. Diba? Pinagdududuhan na. Pero pinipilig niyo pa rin. Ito na ngayon ang problema. Ang sinasabi na, okay na yan, kasi binuto naman ng tao, di ba nakalagay na sa bagas? Hindi ito magiging dahilan na ikaw ay diskwalipikado ka, disqualified ka. Hindi dahil binuto ko ng tao, tuloy-tuloy ka, i-disqualified ka na eh. Doon, kung makikita ng Korte Suprema
na ang mga paglabag, napakaraming paglabag mga kababayan ko. Kailangan mapatunayan. Kaya dito po, abogado po, ang nagfa-file ng kanilang petisyon para ma-disqualify o makansila ang COC. Ngayon, minamadali nyo na madeklara. Bakit minamadali? June 30 pa naman, uupo. Bakit kailangan man 1 month before? 1 month before ng pag-upo ay kailangan madeklara na. Pwede naman siguro, ewan ko ha. Magkakalam ko, ay magkakalam ko, may nadeklara kasi noon bago mag-June 30, hindi po yung panguli. Kaya nadideklara. Eh, June 30 noon, nalakitaan naman. Noon kasi ang tao, ang mga botante, hindi pa alam na mayroon pala pandaraya sa ganyan. Diba? Ngayon lang lumalabas na ito palang si Duterte ay nagbayad din ng toll ng milyon-milyon sa kanyang pag-amin. Nagbayad siya ng toll para panalo. Baguhin ang sitwasyon, pagandahin ang image para ang mga tao kasi yan, hindi ko alam kung iwan ko, mahirap na magsalita eh. Kasi hindi pa sila sanay. Hindi pa nila kabisado pa. Hindi pa nila alam itong mga pandaraya sa social media. Eh ngayon, alam na ng taong bayan. Eh wala na tayong magagawa. Eh diniklara na si Bongo Island. Lumamang na ng milyon layo-layo. Diyos ko po, totoo kaya yan? Iyon ang magiging katanungan natin. Totoo ba itong mga lamang ni Bongo? Diba? Kayo ba ay naniniwala dyan na itong kanyang namang ngayon sa alala nito ay totoo? Eh, ako bang nagdadalawang isip ako eh. Dahil ako, nagtitingin din ako, nakikibalita rin ako, ano ba talaga? Pero kung pag-aaralan mo, ito'y nagsabi sa akin na doon sa kanila, ang ano nga, di ba? Ang sabi nila, no, napakabagal ng ating internet dito. Pero pagdating sa election pala, bilis. Andiyan ka agad. Diba? At saka yung mga analyst ay nasinasabi nila kaduda-duda ang paglaki napakalaki ng bumoto dito kay Bongbong Marcos. 31 million! Samantala ibang mga presidente sa mga nakarangal alas 16 million 12 million, 14 million dito 31 million. Ito ba magtataka ka? Wala na po tayong oras, mga kababayan ko. Maraming salamat po. At payo ko lang, huwag tayong tumigil sa pagkasal. Tingnan natin, mapalabas natin ang katotohanan. Ano ba talaga ang totoo, kuya? Yan ha, lagi tayong magdasal. Huwag tayong bumitaw sa ating pananampalataya. Maraming salamat po. Kaya, ito po muna. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.